Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ngayong araw, nagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa lahat ng social media platform. Patuloy din nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Patuloy din nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang lahat ng inyong mga intensyon at kahilingan. Mga kapatid, ang pag-ibig ang siyang buklod ng ugnayan sa pagitan ng tatlong persona. Ano man ang ating gamiting imahin upang ipaliwanag at bigyang katwiran ang pananampalataya sa banal na Santatlo, lagi itong nakakitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbuklod at pinagkaisa ng pag-ibig. Sapat nang banggitin ang Ebanghelyo ngayon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Manalangin tayo na sa pamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng Santatlo upang makamit natin ang buhay na payapa at naaayon sa kalooban ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Thank you.
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagang dakila sa sangkatauhan sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang. Ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at sa aming sambahing lubusan, ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin
bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng ating mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa nakaluklok na maringal nating trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitin at dakilain magpakailanman. Purihin at dakilain ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak espiritong banal, noon ngayon kailan pa man. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pabalik.
Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi mananampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Iniluloy ka namin, Panginoon Yeso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, ha? Mga kapatid, ngayong araw ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo o yung tinatawag nating Santissima Trinidad. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa iisang Diyos at tatlong persona. Yan ang tandaan natin. Tayong lahat na mga Kristiyano-Katoliko ay naniniwala sa iisang Diyos at tatlong persona. Yan yung dapat mong ipagmalaki sa ibang relihiyon. Ganito natin inuunawa ang ating pananampalataya. Lalo-lalo na ang banal na Santatlo, ito ay isang misteryo. Isang misteryo ng katotohanan ukol sa Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Siya ay iisang Diyos at tatlong persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bagamat tatlong persona, hindi sila tatlong Diyos. Tandaan mo yan. Bagamat sila ay tatlong persona, hindi sila tatlong Diyos. Kundi, iisa sila sa pagka-Diyos. Sabi natin, isang misteryo. Isang misteryo. Kapag sinabi nating misteryo, may mga bagay na hindi natin masyadong kayang unawain. Pero may mga bagay din na dapat nating unawain. Kaya nga sa ating pananampalataya, sikapin natin at pilitin nating unawain ang misteryo ng banal na Santatlo. Kaya nga ang mga pagbasa ngayon ay makakatulong. Ang mga pagbasa ngayon ay maging gabay natin para lubos nating maunawaan ang Santissima Trinidad. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo, matapos masaksihan ni Moises ang pagtalikod ng mga Israelita sa Diyos, samantalang si Moises ay nasa bundok upang tanggapin ang 10 utos, ang mga Israelita ay gumawa ng ginintuang guya na kanilang sinamba. Kaya nung makita ni Moises, dinurog niya ito sa harapan nila ang bato na kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos bilang pagpapahayaga ukol sa puot at galit ng Diyos
dahil sa kanilang mabigat na kasalanan. Ngunit dahil sa pagsusumamo ni Moises, pinawi ng Panginoon ang kaniyang galit at ipinahayag ng Diyos na siya ang Diyos na mapagmahal at Diyos na maawain. Gayon din, ipinangako ng Diyos ang kaniyang katapatan sa kaniyang bayang Israel. Ako lamang ang inyong Diyos at kayo ang aking bayang pinili. Siya ang banal na santatlo na ating sinasamba at pinaglilingkuran bilang Diyos. Siya ang Diyos ng pag-ibig, siya ang Diyos ng awa, at siya ang Diyos na tapat sa kaniyang pangako. Higit natin itong mararanasan kapag sa gabila ng ating pagsuway, patuloy niya tayong tinatanggap. Sa kabila ng paulit-ulit natin ang paggawa ng kasalanan, patuloy tayong pinapatawad. At binibigyan tayo palagi ng pagkakataon upang baguhin natin ang ating mga sarili. Sa ikalawang pagbasa, ay inaanyayahan tayo ni San Pablo. Inaanyayahan ni San Pablo ang mga taga-Korinto na mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan. Nang sa gayon, manatili sa kanila ang presensya at pagpapalang banal ng Santatlo. Malinaw ang kanyang mensahe. Magsikap kayong mamuhay ng nagkakaisa, mamuhay ng mapayapa, upang masigit mong maranasan na kapiling mo ang Diyos. Inaanyayahan tayo ng ikalawang pagbasa na tularan natin ang pagkakaisa at pag-ibig ng banal na Santatlo. Ang Diyos ay komunidad. Ang Diyos ay isang komunidad na binubuo ng tatlong persona. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Kung titingnan natin, ang tatlong ito ay nagkakaisa. Ang tatlong ito ay nagkakaunawaan. Ang tatlong ito ay hindi nagkawatak-watak kailanman. Ang tatlong ito ay nagkakabuklod-buklod at pinagbuklod ng wagas na pag-ibig. Wagas na pag-ibig na kailanman ay hindi mapapatid. Sa Ebanghelyo din natin ngayon, ipinahayag sa atin ang wagas ng pag-ibig ng Ama. Nangialay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya nga sinabi sa atin ng Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang malinaw na mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Naparito ang Panginoong Hesus upang tayo ay sumampalataya at maligtas. Naparito ang ating Panginoong Hesus upang sumampalataya sa Kanya at upang tayo ay iligtas.
hindi na parito ang ating Panginoong Diyos para tayo'y parusahan. Hindi na parito ang ating Panginoong Diyos upang tayo'y kondinahin. Hindi na parito ang ating Panginoong Hesus upang tayo'y husgahan at siraan. Naparito ang ating Panginoong Diyos upang tayo'y iligtas at sundin ang kalooban ng Kanyang Ama. At ang kalooban ng Kanyang Ama na walang sinuman sa Kanyang mga anak ang mapahamak. Ang kalooban ng Kanyang Ama, ang lahat ay maligtas. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may gatong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, labis na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ating itutugon, Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapanmunuan ang iyong sambayanan nang may katapatan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaan dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritong upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka tatlong persona sa iisang Diyos,
sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon na sa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y masalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinapahiwatig upang aming panaligan ay saring aming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal, bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyariang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunis sa iyong
kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon na inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan na inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kapariana. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tatugbilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Tagapaglikha ng langit at ng lupa,
tagapagligtas. Ipagdamal si Kristo ngayon at kailanman. O banal na Santa Claus, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, Samarin at Mahalin. Pagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan, tumong kalangitan. O banal na Santa Claus, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, Samarin at Mahalin. Tatlong mga persona sa isang Diyos, nakita na misteryo, manahan sa akin. O banal na Santa Claus, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, Samarin at ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. At kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para po sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo at maraming salamat po. Oh,
Announcement, Binyagang Bayan, 2023. Sa darating po na June 17, 2023, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayo makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin, mula po ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Ang kailangan po ng mga edad ay 0 hanggang 7 taong gulang. Hanggang ikalima po ng hapon ay maaari po kayo makipag-usap at hanapin sina Miss Shirley at Miss Jocelyn sa record staff po ng parokya para po sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang tamang pagsusuot po ng face mask. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard, lamang po ang labasan. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ang aming buong katauhan, ang pagpagtanggap namin sa banal na pinagsaluhan, at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Linggo ng Biisi. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano bilang konteksto at hamon, maisabuhay ang makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok, ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayanan at parokya, at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Baka tanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nilang pangako noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno! Salamat sa Diyos!